Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay nasa ikalawang kabanata na tayo ng ating kwento. Ngunit bago tayo magpatuloy, please hit the subscribe button as well as the bell icon. At huwag din kalilimutang i-like ang ating video. Gracias! Nakatulala sa kawalan si Alina. Habang patuloy na naguunahan sa pagtulo ang kanyang mga luha sa pisngi. Katatapos lang niya magkwento sa kaibigan ng kawalang hiya ang ginawa sa kanya ni Justin. Patuloy niyang isinusumpa ang lalaki dahil winasak nito ang kanyang pagkatao. Kagabi, nakatulugan na niya ang pag-iyak dahil hindi niya matanggap na nawala ang kanyang pagkababae sa isang hudas na tao. Halos kalahating araw na nakalilipas, ngunit sariwa pa din sa kanyang alaala ang pambubaboy na ginawa sa kanya. Lunch nila noon, kaya may oras siya magpento sa kaibigan. Bakas ang gigil kay Hazel sa nalaman. Talaga namang hudas nga yung Justin na yan. Eh halos kapatid ka na niya ah. Gago ba siya? Ay mali, gago talaga siya. Nanggigikil na saad nito. Sinabi mo na ba ito kay tita? Dapat sabihin mo upang mapalayas na sa inyo ang lalaking yon. Uling wika nito kay Alina. Hindi na Hayes. Total, hindi naman ako paniniwalaan ni na mami. Kasi nabulag na siya sa pagmamahal niya kay tito. Nanghihinang tugon niya sa kaibigan. Talaga namang hudas nga yung Justin na yan. Eh halos kapatid ka na niya ah. Gago ba siya? Ay mali. Gago talaga siya. Nanggigigil na saad nito. Sinabi mo na ba ito kay tita? Dapat sabihin mo upang mapalayas na sa inyo ang lalaking yon. Muling wika nito kay Alina. Hindi na Hayes. Total hindi naman ako paniniwalaan ni na mami. Kasi nabulag na siya sa pagmamahal niya kay tito. Nanghihinang tugon niya sa kaibigan. Also, ayokong malaman nila yon. Kasi they will force me to marry that bastard. Ano? So ganun-ganun na lang yon? Ibang usapan na yung binaboy ka niya, Alina. He must face the consequences for being a rapist. Papayag ka ba na hindi siya maparusahan sa ginawa niya sa'yo? Umuntong hininga naman ang kanyang kaibigan na si Alina. Hazel, kung sina ma'am at tito lang din naman na magpaparusa sa kanya, don't forget it. That's way too impossible to happen. Napasapo na lang sa noo si Hazel sa sinabi ng kaibigan. Mukhang hindi niya nga ito mapipilit na isuplong ang stepbrother nito. Ayaw naman niya makaalam sa desisyon ni Alina, kaya bumuntong hininga na lamang siya. Hazel, please don't let anyone know about what happened because Kaden and I both plan to marry na. Pakiusap ng dalaga sa kaibigan. So you will not tell Kaden about what happened? Alina, alam mong malalaman at malalaman din niya yon. And things may get worse. Saan ni Hazel sa kaibigan na hindi nakakibo? But at least we're married na that time kaya wala na siyang magagawa. Tugon ni Alina at inisip na ito ang pinakamagandang solusyon. Hindi ko kakayanin kung iiwan ako ni Kaden. Nung dahil lang si Justin na yan. I'll do whatever it takes for us to grow together happily. Hi. If I were you, sasabihin ko kay Kaden. Kasi kung talagang mahal ka niya, hindi yon magiging hadlang upang iwan ka niya. Saad ni Hazel sa kaibigan upang matauhan na ito. Pero alam ni Alina sa sarili na ayaw niyang ipagsapalaran kung pwede namang hindi na niya sabihin. Aalis na sana si Alina upang tumungo sa kanyang cubicle nang nagsalita ang kaibigan. Alina, paano kung magbunga ang ginawa niya sa'yo? Paano kung mabuntis ka? Siguradong hindi yun palalampasin ni Kaden. Wika ni Hazel. Hindi naman siguro. At kung mangyari man yun, kasal na kami ni Kaden. Tugon ni Alina kahit na nag-iinit na ang sulok ng kanyang mga mata. Muli na silang bumalik sa trabaho nang matapos na silang mag-usap. Nang uwian na, natatanaw na niya sa lobby ng company si Kaden
dahil may usapan sila ng kasintahan na susunduin siya nito. Convenient para sa lalaki ang pagsundo sa kanya dahil may sarili itong sasakyan. Isa pa, isa itong engineer sa malaking kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya nito. Madalas din ay malalaking project ang hinahandal ng lalaki dahil isa itong top-notcher noong bar exam. Malaki ang ngiti na salubong sa kanya ng kasintahan na lalong nagpatingkad ng kagwapuhan nito. Kitang-kita ang pantay at mapuputing ngipin. Makakapal din ng mga kilay at may perpektong hulma mga panga. Kapansin-pansin din ang taong sang-ilong nito at ang pinakapaborito niya ay ang mga mata nitong malaabo ang kulay dahil may halong banyaga ang kasintahan. Matangkad at maganda din ang hubog ng katawan nito. Saglit siyang napatingin sa refleksyon niya sa glass door sa may function hall sa lobby. Naaninag niya ang mahaba at umaalon-alon niyang buhok na pinakulayan niya ng brown sa salon. Matangos ang kanyang ilong at mamula-mula din ang pisngi, lalo na kapag naiinitan. Maputi ang kutis niya na namana niya sa kanyang ina. Sakto lang ang tangkad niya ngunit nagmumukha siyang maliit at mahina lalo na kapag katabi niya ang kasintahan. Nakangiting sinalubong siya ng lalaki pagkakita sa kanya. Umulupot ang braso nito sa baywang at hinalikan siya sa noo. Iginiya na siya nito papalabas ng building at sakto namang dumating na ang sasakyan nitong Mustang mula sa valet. Sorry nga pala kahapon, nagpatawag kasi si Daddy ng meeting. Tungkol dun sa ongoing project namin sa Pampanga, kaya hindi ako makasama sa'yo. Maghingi ng paumanhin ng binata sa kanya. Matamis nang umiti siya at siniguradong hindi nito mapapansin ang suliran yung kanyang dinadala. No worries, kasama ka naman kahapon mag-shopping si Hazel. Tugon niya kay Kaden. Pinagbuksan siya ng lalaki ng pinto ng sasakyan at umikot naman ito upang magtungo sa driver's seat. Started the engine at nag-drive na patungo sa restaurant kung saan siya nag-preserve. Do you want to tell me something? Kanina ka pa kasi nakatitig eh. Is there something wrong with my baby? Tanong ng lalaki sa dalaga dahil napapansin itong nakatitig sa kanya ang kasintahan. Tipid nang umiti sa Alina. Later na lang at restaurant. Tugon niya sa binata. Tumigil sila sa tapat ng isang mamahaling restaurant at nagpark na si Kaden. Pinagbuksan siya nito ng pinto at inilalayong bumaba ng sasakyan. Pumasok na sila sa restaurant at iginaya sila ng waitress sa table na naka-reserve para sa kanila. Umorder na sila ng pagkain. Makalipas ang ilang minuto, isinerve na ang kanilang order. Nagsimula ng kumain ng dalawa. Sumimsim si Alina sa fruit sheet niya at Ricky. About our meal, I want us to talk about our menu. Nabitawan ni Kaden ang kutsara at inidor nito at gulat na bumaling sa babae. Wait, you mean, kaya ka na magpakasal sa akin? Yes, Kaden. Dali-daling lumuhod si Kaden at binukod sa bulsa ang isang maliit at eleganteng kahon. Palagi niya itong daladala dahil lumahanap siya ng tiyempo upang magpupo sa kasintahan. I'm not prepared but I promise that I'll be the best fiancé and soon husband for you. May Alina, will you marry me? Naluluhang tumango si Alina. It's a yes, my love. Sinuot ni Kaden ang singsing sa kasintahan na ngayon ay fiancé na niya. Binuhat niya ito sa sobrang tuwa. I'm happy when I met you, but I didn't thought that I'll be happier even more. Thank you for making me the happiest man this time. Madamdaming wika ng lalaki at masunog pinalikan siya sa labi. Matapos ang halik ay biglang umugong ang palakpakan. Nawala sa isip ng dalawa na may mga tao na kapaligid sa kanila. Minitian lang nila ang mga ikon ng mabilis pagkain. Pagkahatid niya sa dalaga ay naabutan nila ang ina nito na nasa living room at nanonood sa TV. Nagmano ang mata
sintahan. Tita, mamamagi ka na po kami ng family ko tomorrow night. Bungat ni Kaden sa ina ni Alina na si Isabel. Oh my God! Really? Yes, Tita. Sige, hihintayin namin kayo bukas. I'm so happy for the two of you. Nagpaalam na si Kaden na uuwi, kaya tumungo na siya sa kanyang silid. Masaya naman siyang masaya ang kanyang ina sa desisyon. Dama kasi niya na gusto niya tumuon si Justin para sa kanya. Lalo na nang nalaman na may pagtingin sa kanya ang stepbrother. Saglit siyang napatingin sa tapat ng silid ni Justin dahil hinatak siya nito sa braso. Magpapakasal na kayo ng nobyo mo? Patingin mo ba, Alina? Matutuloy yun kung sabihin ko sa kanya na may naganap sa atin? Tuloy pa kaya niya ang kasal? Nanlilisik ang mga mata ng lalaki na tumingin sa kanya at nakapaskil din ang ngisi nitong nakakaloko. Hindi ako kasing bobo mo, Justin. Walang mga isinabi ko na sa kanya ang ginawa mo. Dahil doon ay mas minadali niya makasal kami. Alam na niya, Justin. Alam na niya. Malaban na tugon ni Alina sa stepbrother na nooy bakas ang gulat sa mukha. Hindi nito inaasahan na sasabihin ng dalaga sa nobyo nito. Binitawan siya nito at nagturo na siya sa kanyang silid. Pagkapasok ay sumandal siya sa pinto at hiniling. Sana ay naniwala si Justin sa kasinungalingan upang tigilan na siya nito. Sana nga naniwala ito. Sana nga patuloy niyang hinihiling sa kanyang isipan. Dito nagtatapos ang ating ikalawang kabanata. Matutuloy kaya ang kasal ni Alina at Kaden? Yan ang ating abangan sa susunod na pahina.